bumawi ako. Matagal nang paparating kay Juan yun eh, kaya ayos lang. Experience sa taping, isa yata ito sa pinakamagaan na set, no? Hindi dahil wala kang ginagawa, pero dahil sa dami ng ginagawa mo sa trabaho, nag-e-enjoy ka sa mga kasama. Mababait lahat, maayos lahat kausap, lahat excited magtrabaho. Kaya ang sarap kasi walang mabigat kasama eh. Kasi nung unang nabanggit, katatapos lang or patapos pa lang yung halik, may nagparating sa akin na kukunin nga nila ako. Nagkataon lang din na nung panahon na yun, kapapasok lang nung character ni Judy Ann Santos. So naintindihan ko naman, hindi pwedeng pagsabay-sabayan. Pero nag-iisip na ako noon, medyo ilang linggo eh, sabi ko. Tapos umabot ng buwan, sabi ko, nako, mukhang hindi matutuloy, sayang, sabi ko. Eh gusto ko sila makasama. And then finally, after a few more weeks, biglang sabi sa akin, bukas po, may taping kayo ng probinsyano. Okay. Na-excite naman ako dahil matagal ko na rin gustong makasama si Coco. First time ko siyang na-meet. Meron siyang project na ginawa. Tapos ako naman inapadaan lang din dun sa set. Nagkabatian, nagkapakilalanan. Tapos one time, nagbigay siya ng oras para sa Make-A-Wish Foundation. Eh matagal na akong bahagi nung foundation na yon. So hindi ako nakapagpigil. Wala kasi ako nun sa unang wish grant niya. Nagpasalamat ako through IG. Sabi ko lang, maraming salamat. Nabigyan mo ng oras yung mga bata. Tapos sumagot siya kagad. Tapos ang sabi niya, sana kuya magkatrabaho tayo. Tapos sabi ko, sana nga. First time kong makatrabaho si Coco. First time ko siya makasama ng matagal. Makakwentuhan ng matagal. At hindi naman ako nagkamali, no? Tapos magmula doon, parang using his own term, bumuka lang ng bumuka yung character, nalagyan namin ng konting backstory, nalagyan namin ng konting kadahilanan yung pagkatao niya. Tapos si Coco na mismo yung nakakwentuhan ko, ano yung gusto niyang mangyari doon sa storya ni Juan. At ako naman eh, nagpapasalamat at nag-i-enjoy talaga ako. Doon ho sa mga hindi pa masyado nakakilala sa kanya, alam niyo, mabait na tao tong batang to. And hindi ko ikahihiya sabihin mas bata talaga siya sa akin, dahil totoo naman. Tapos sa mga darating na panahon, eh lalo naming palilitawin yung totoong pagkatao ni Juan sa tingin ko. Eh lalo ho kayong maiinis. Pagkatapos ho nitong linggong ito, palagay ko kasi lalabas na yung todong personality niya. Kasi medyo magsusunog na siya ng tulay, ika nga. Tutok lang ho kayo, samahan nyo kami dahil pinapangako namin sa inyo na pinaghihirapan namin talaga para maging maganda at kaaya-aya para sa inyo yung palabas. Gabi-gabi, huwag niyo hong kalilimutan ang probinsyano. Tutok lang po. At kung hindi kayo aabot sa bahay dahil sa oras, panoorin nyo kami sa I Want.